ating lahat. At bilang introduction, ay nais ko na gamitin ito na alam nyo ba na maaaring madagdagan ang dalawa sa kinikilala ng mga Pilipino na Katoliko na mga saints or mga santo. Ito ay ang dalawang ito na meron tayo ay si San Lorenzo Ruiz at si Pedro Calunsod. Dahil ito ay dahil sa ang isang diocese sa Lawag, Ilocos Sur ay nais tahakin ang mahabang proseso ng pagdadagdag ng isang santo na ito ay sa katauhan ni Nina Ruiz Abad, isang bata na namatay sa edad na 13 years old, ngunit ayon sa mga tao doon ay ang batang ito ay kilala sa kakaibang debosyon at pananampalataya. Siya ay palagi ang nakikita daw na nakasuot ng rosaryo, siya ay mapanalanginin, at siya ay mapagmahal sa Diyos. And we know that from the Bible, ang mga santo ay ang mga tao na nabubuhay at niligtas ng Panginoong Hesukristo mula sa kanilang mga kasalanan. They're the ones na hindi na-earn ang anumang merito para sila ay tawaging santo, kundi iginawad ang kabanalan sa kanila or ang katwiran ng iba, and that is the righteousness of Christ. At isa sa mga katangian ng mga santo ay hindi lamang sa mga outward na mga gawain, kundi sa panloob at mga bagay na nakikita sa kanila na pag-uugali. At dito sa bagong section na uumpisahan ni Pablo banggitin sa mga taga-Efeso, ay babanggitin niya ang isang vice na proper among the saints, and that is not to be named as sexual immoral, impure, at saka covetous. Tulong ng Banal na Espiritu, I would like na i-preach ito with all humility, but because I am the one called to stand para sa inyo ngayong hapon na ito, nawa ay bigyan din ako ng boldness ng Panginoon to preach yung kanyang kalooban. Basahin natin yung ating text sa Ephesians chapter 5 verses 3 to 7. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among the saints. Let there be no foolishness, no foolish talk or filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not become partakers with them. Ang ating binasa ay panibagong section ng moral exhortations ni Pablo na siyang pinapahiwatig ng conjunction na but. Ito ay hindi lamang in contrast doon sa nabanggit niya na pag-ibig ng Diyos at yung kapatawaran ng Diyos. Ito yung dapat mamutawi sa mga tinatawag at sa mga namumuhay na alagad ng Diyos. Pero itong but na ito is an introduction sa bagong section. Alam natin na ito ay application part ng book na ito at sisimulan niya ang bagong paksain. Kung sa last lection ay section natin ay pinamagatan nating walking worthily, ay nakita natin yung mga kailangang gawin ng isang mananampalataya na kailangang tanggalin ang mga vices, mga old vices, at yung pagsusuot ng mga bagong virtues na siyang nakaka-build ng relationship sa katawan ni Kristo.
Ngayon, sa verses 3 to 14, ipapakita ni Pablo kung paano mamuhay bilang mga anak ng liwanag. Dito ay pagkukontrahin niya yung mga gawa ng kadiliman at gawa ng kaliwanagan. At nasa sentro ng section nito, yung verse 8, na doon ay makita yung central at main na utos dito ni Pablo. And that is, walk as children of light. Kaya nga ang series natin ngayon ay pinamagatan nating walking as children of light. Na ina-emphasize dito yung pamumuhay ng may kabanalan. Now, in contrast to darkness, we should live in the light, and that is to live a holy life. At sa unang bahagi, itong ating text, nagsalita si Pablo ng mga masasamang gawain katulad ng sexual immorality, impurity, covetousness. At ito ay dapat tanggalin ng lahat ng mananampalataya. Itong all these three terms are closely associated with each other. Depende kasi sa context kung anong gustong sabihin ng mga words na ito. Katulad ng una, ito yung pinaka sinasabi niya, ito yung pangunahin sa gustong sabihin ni Pablo na vice na dapat tanggalin, and that is sexual immorality. Yung ito ay galing sa salitang Griego na porneia. Dito natin nakuha yung word na porn at saka fornication. Specifically, ito ay sexual acts with a prostitute. Pero generally, ito ay tumutukoy sa sex outside the bounds of marriage. And then, hindi lang yung sexual immorality, pero may kaakibat din ito na katambal niya. And that is impurity, yung akatarsya. This is any substance that is filthy, that is yung marumi. And it is used here as a metaphorical sense na dinedescribe ang maduming gawain. At kung tatanungin mo, anong maduming gawain na yon? It depends sa context. Nakadepende sa context po kung anong ibig sabihin ng karumihan na yon, yung impurity. At usually, sa New Testament, kasama ito ng sexual immorality. Doon sa isang alimbawa nito, doon sa 2 Corinthians 12:21, sinabi ni Pablo, "I fear that when I come again, my God may humble me before you, and I may have to mourn over many of these who sinned earlier and have not repented of the impurity, sexual immorality, and sensuality that they have practiced." So pagdating sa sexual immorality, laging kaakibat yung impurity. Ganun din sa Galatians 5:19. Nung binabanggit ni Pablo yung works of the flesh, sinabi niya, "Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality." So yung sinasabi ditong impurity ay yung mas pinalawak na scope ng sexual perversions. No, mas malawak ito, hindi lang ito sex outside marriage, pero perversion ito ng magandang nilikha ng Diyos para sa mag-asawa. Katulad ng homosexuality, bestiality, incest, pedophilia, name it. Anumang mga perversions ay kasama nitong impurity na ito. At mas pinalawak pa ito doon sa salitang all. Sa Greek ay pas. Ibig sabihin is all kinds of impurity. Sabi ni kaya sinabi ni Frank Thielman doon sa kanyang commentary, sinabi niya, "His readers are to avoid sexual activity outside marriage and all forms of sexual deviance." Anumang pagbabaluktot ng yung bang hindi ayon sa natural na gamit ay ng magandang nilikha ng Diyos. We know that sex is good kung ito ay nasa order at ito ay sinusunod ayon sa kautusan ng Diyos na ito ay dapat gawin sa marriage bed, na ito ay ginagawa ng mag-asawa lamang. Ang impurity is anything na binabaluktot yon at ginagawa yon ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos.
And number three, binanggit doon yung covetousness. And that is greediness. Again, it is depending on the context. This is wanting to acquire more and more. At dito sa context ng sexual immorality, tumutukoy ito sa greediness sa sexual sins. Ito yung mga words na hayok na hayok at saka yung mga sexual desires to the expense of others. Naisipin mo na lang para sa sarili mo at hindi mo na kahit masagasaan mo ang ibang tao. Sobrang selfish na paghahangad sa immorality to the expense of others. Sabi nga ni Archangel, para daw mas makita mo yung bigat ng mga sinasabi ni Pablo dito, we need to understand that the words or word covetousness is sexually frighted. Sabihin, ang carrier nito ay yung sexual immorality. This is carried by sexual immorality. It means greed for someone else's body. Marcus Barth renders it as insatiability. This is uncontrolled hunger for sex. Ito yung palaging paghahanap sa tawag ng laman. These three vices that speak of sexual impurity and perversion should not even be named among them. Sinabi ni Pablo, hindi dapat itong ma-attach sa kanilang pagkatao. Hindi dapat maikabit bilang kanilang pagkakakilanlan. Hindi dapat sila makilala sa ganitong ugali. Kasi ganito ang Ephesus bilang sentro ng Greco-Roman culture. Usong-usong sineselebrate doon yung prostitution at mga ganitong bagay. Kung sa tingin natin, ang ating generation ngayon ang sobrang nagpo-flaunt ng ganitong mga bagay, nagkakamali tayo. Just we know na mga lugar na kung saan nandoon talaga yung prostitution, and we name that place na ganon, we know na pag pumunta ka sa lugar na yon, nandun yung sentro ng mga ganitong bagay. Pero sa Greco-Roman culture, kakaiba. Even their temples, nandoon ang mga prostitutes. Meron silang mga temple prostitutes. Ganon ang Greco-Roman culture. At ang mga tao doon ay known sa pagsasalita ng mga hindi magagandang bagay, mga malalaswang bagay like mga jokes na mayroong double in meaning. Kaya naman after nang sabihin ni Pablo, itong malalaswang actions na ito ay dinagdag niya sa verse 4 yung patungkol sa speech. Sinabi niya doon sa verse 4, "Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place." Ano yung filthiness dito? It is opposed to something beautiful. Hindi maganda. At sa context again, sa context ng speech, hindi magandang pakinggan. At sa context ng sexual immorality, ito yung mga bagay na hindi mo hayaang marinig ng mga anak mo. And then yung foolish talk, ito yung maingay na salita ang katulad sa mga banquet noong panahon ni Pablo. At of course, laman nito yung kamunduhan pa rin. And yung crude joking, ito yung hindi lang nakakasakit na mga joke. Ito yung cleverly na pagpapatawa para makapag-insight ng seduction or para gawing nakakatawa yung bagay na tabu sa karamihan. Greco-Roman culture, napakasaya ng kanilang pistahan kapag mayroong mga crude jokers. Sila yung nagpapaganda, nagpapasaya ng kanilang mga kapistahan. At sa panahon natin ngayon, marami ang mga stand-up comedians na ginagawang kakatawanan ang bagay na mga ganitong bagay na dapat ay tinatago. Mga hindi dapat makita at marinig ng mga tao sa social media na mga personalities. We know yung mga, even sa mga pickup lines that are having jokes, mga madudumi ang kahulugan, having green na ganong mga kahulugan. Sa madaling salita, pinagbabawal ni Pablo dito
na makilala ang mga mananampalataya sa sexual immorality, sa gawa man o sa pagsasalita. At sinabi niya, ito ay proper to the saints, among saints. Ito yung nararapat sa mga banal na hindi makilala sa ganitong mga bagay. If you want na makilala, hindi dapat sa mga bagay na ito. Sa mga taong santo, ibinukod ng Diyos mula sa mundo para sa kanyang sarili, hindi dapat ito makita sa atin bilang mga pinabanal ng Diyos. Not even a hint. Kaya nga ang message na gusto nating makuha dito is hints of sexual immorality, whether by deeds or speech, should not be attached to all believers whom God have separated from the world for Himself. Kung ikaw, bilang nagpapakilalang Kristiyano, hindi ka dapat makilala sa ganito. Not even a hint na hindi ka pagkakatiwalaan ng mga tao because meron kang ganitong attach sa pagkatao mo. Yung hint dito ay mga maliliit na indikasyon, hindi ito yung bulgar talaga. Maliliit lang na indikasyon na ganito, na meron kang ganitong nagawa or meron kang ganitong kayang gawin. Hindi dapat maikabit sa atin ang pagkakakilanlan na ganito. Ibig sabihin, sa harap ng mga kapitbahay natin o katrabaho, maging sa iglesyang ito, ay hindi tayo nakikita na ganito sa filthiness. Ganyan ang dapat sa atin bilang mga nagpapakilalang Kristiyano. Alam niya, warning ito ni Pablo dahil alam niya na bilang mga dating mga nasa mundo, marami pa sa mga Ephesian believers ang mayroon pa rin ganitong temptations. And so are most of us. And minsan mahirap mag-preach ng isang bagay na pwedeng pagkahulugan mo, pwedeng dati mong struggle o kaya ay ngayon ay pwedeng mahulog ka. Mahirap i-preach ang ganitong bagay. Pero salamat na lang sa lectio continua, we need to face this truth. Na bilang mga Kristiyano, it is real yung temptation. At itong mga ganitong bagay, hindi dapat na pagbigyan. Ito ay dapat patayin at all cost. Kaya nawa, ay i-take heed natin ang warning na ito. Sikapin nating hindi makilala bilang taong makamundo sa gawa man o sa pananalita. At tanungin natin yung ating text, why hints of sexual immorality should not be attached to the character of the people of God? Dalawang bagay at isa lamang ang matatakal natin ngayon, forgive your servant. Pero tutuloy natin ito at maganda rin yung pangalawa. But firstly, people who idolize sexual sins has no inheritance with God. And number two, people who rationalize sexual sins deserves the wrath of God. Tingnan natin yung una. Just a verse 5. People who idolize sexual sins has no inheritance with God. Verse 5, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Dito sa ating text, napaka-straightforward ni Pablo, wala nang paligoy-ligoy pa at binibigay niya lang sa atin. Hindi ito dapat man maging pagkakakilanlan ninyo. Sapagkat ang sino mang ganito ay walang inheritance, walang mamanahin sa kingdom ng Diyos at ni Jesucristo. Now, Paul begins to give his reason by stating a truth that they should be knowing as people of God. May truth na meron silang dapat na alam bilang mga tao ng Diyos. Sinabi niya, for you may be sure of this. Sa original language, redundant ito. Kasi ang original language, ganito yung ginamit niya yung dalawang word for knowing. That is oida and we know, yung ginosko. Ginosko is we know. Yung oida is another term for
knowing. Kaya sa literal translation ay ganito dapat siya basahin. You know. You know this because you know that. Ibig sabihin, alam nyo to. Kasi alam nyong ganito. In other words, gusto ni Pablo na sabihin, alam nyong hindi kayo dapat makilala bilang sexual immoral people because alam nyo ito. Ano ito? That everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Yung mga taong kilala sa sexual immorality ay walang share sa inheritance ng kingdom ni Kristo at ng Diyos. At gusto kong pansinin natin dito na niliwanag ni Pablo sa buong book ng Ephesians na ang mananampalataya sa Ephesus ay sinelyuhan na ng Holy Spirit na bilang tagatanggap, tagapagmana. Ibig sabihin, sure na silang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. And then, doon sa verse chapter 1 verse 13 or sa 1 verse 18 ay pinag-pray sila ni Pablo na maintindihan nila what is the hope of their inheritance in Christ. Ibig sabihin, sure. Sila mismo ay on that moment na nasa mundo pa lamang, Christ have seated them into the heavenly places together with Christ. Na kahit na sila ay nasa mundo pa lamang, but positionally and eschatologically, sila ay nandoon na sa langit kasama ni Kristo. Kaya sure sila na tatanggapin yung inheritance. Bakit ko ito sinasabi? Hindi ito dapat isipin ng mga tao dito na pwedeng mawala yung mana sa inheritance. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo na warning na mawawala yung kanilang mana. Sa kabaliktaran, sinasabi ni Pablo dito, I want to assure you, kayo yung tagapagmana. At hindi kayo yung hindi magmamana. Ang hindi magmamana ay ang ibang mga tao, na mga immoral na tao. Ang hindi magmamana ay silang mga unbelievers na nakikilala sa immorality. In fact, yung mga tao na nagkokobet, na gumawa ng immorality. At nilinaw niya na yung covetous na tao ay idolater. Dinidiyos yung immoralidad. By the way, gusto lang sabihin ni Pablo dito, hindi kayo mga katulad nito, therefore you act differently. Sinasabi niya, tagapagmana na kayo eh. Maganda na nga yung bagay na mamanahin nyo eh. Therefore, kayo ay mag-act according sa inyong destination and that is to be receiving that mana, yung pamana ng Diyos. Yung mga idolatrous na person, binanggit niya yung covetous, siya yung mga idolatrous. Dinidiyos yung immoralidad. Na ito yung nagpapaikot sa mundo nila. Na ang samantala, pero ang tingin nila, this is life. Sila ng kaharian ng Diyos. Therefore, ang gustong sabihin ni Pablo dito ay ito. Alam niyong hindi magmamana ng eternal inheritance sa mga sexually immoral people na sumasamba sa ganitong bagay. Therefore, you act differently bilang tagapagmana ng Diyos. And that is the point. Because believers are the heirs of God's kingdom, they should live a different life than those sexually immoral people who has no hope for eternity. Wala, I'm not saying na, hindi ko sinasabi na yung mga sexually immoral, wala na silang pag-asang maligtas. But if these people, hindi sila magre-repent at dito sila makikilala, wala silang hope for eternity. Sapagkat tayong mga mananampalataya, ang mga tagapagmana ng kaharian, dapat tayong mamuhay ng ibang pamumuhay doon sa mga sexually immoral na tao na walang pag-asa sa walang hanggan. Ang langit ay hindi para sa mga taong immoral, kundi sa mga taong niligtas ni Jesus mula sa immorality
at patuloy na pinapatay ang anumang bahid ng immorality. Para doon ang langit, para sa mga tao na, yes, they have been like this, but because of Christ, iba na sila. Marahil nagkakaroon ng temptations, pero patuloy na pinapagpag yung mga buyo ng kaaway at ng laman. At sila yung nais talagang patayin itong bagay na ito. Sinabi ni Pablo sa chapter 2 na ang mananampalataya ay workmanship ng Diyos, created unto good works. Hindi tayo ginawang bagong creation ng Diyos para bumalik lang sa immorality. Yun tayo, pero hindi na tayo babalik doon. Sinabi ni Pablo sa chapter 2 din, or sa sinabi din ni Pablo sa chapter 1 verse 4, that God has chose us in Christ from before the foundation of the world for what? For immorality? No. That we should be holy and blameless before Him. And what are we going to do with that? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin doon sa ating panawagan na si Kristo, ang Diyos, pinili tayo para sa ganong bagay na maging blameless at banal? So walang po ang dapat sa atin ang immorality. Dapat ay iba tayo sa mga mundong nakapaligid sa atin. Alam niyo, sinasabi ko kanina na hindi ito warning para sa mana. Hindi ito yung mana kung tunay kang mananampalataya. Ngunit warning pa rin ito para sa ating lahat na nagpapakilalang mananampalataya. Warning ito na kung yung temptation mo sa immoralidad sa mga mo na parang nag-e-entice ng hindi mo asawa. Or baka mayroon sa atin at sana naman ay wala yung ina-idolize na yung katawan ng opposite sex, na hindi mapigilan yung pag-iisip ng malaswang bagay towards other people. Nawa ay wala sa atin ang tingin sa ibang tao ay sex object. Nawa ay wala sa atin ang addicted sa pornography at sa iba pang mga katulad na bagay, sapagkat lahat ito'y mga bagay na atin ang tinalikuran nung nanampalataya tayo kay Jesucristo. Hindi na tayo ganun. Kailangan mong magising sa katotohanan na walang immoral na tao ang papasok sa kaharian ng langit. Therefore, ibig sabihin, hindi ka ligtas kung ganito tayo. At kailangan mong tunay na hilingin ang biyaya ng Diyos ng self-control at mortification ng kasalanan na yan. Dahil kung hindi mo magagawa, ay dapat mong tanungin na ang sarili mo, ligtas ba talaga ako? Kung hindi mo talaga kayang paglabanan yan, para ano pa at nilikha tayo for good works. Gusto kong linawin, hindi ko sinasabing hindi tayo mahuhulog sa ganitong mga tukso. Makasalanan pa rin tayo at kailangan pa rin nating mag-struggle sa sin ng immorality. At minsan ay maaaring bumigay tayo for a day, or maybe weeks, maybe months, or a year, kahit na mahulog tayo ng dire-diretso for a year. Pwede mangyari sa atin, maaaring mangyari sa atin. At maaaring mahulog tayo dito at malaman ng mga tao. Maaaring madisiplina ang ilan sa atin. Pero sa kabila nito, pwede pa rin tayong hindi matawag na immoral person. At ma-ensure pa rin tayo na kabilang sa heirs. Genuine repentance. Genuine repentance. Dahil sa genuine repentance, nararanasan natin ang gospel reconciliation and restoration. At pag nangyari yun, natatakpan ng pag-ibig ni Kristo yung immorality. Kaya sa kabila ng ating mga nagawa, kahit after ng ating kaligtasan na disiplina, na restore, natatakpan ng pag-ibig ni Kristo yung ating nagawa. Hindi tayo nakikilala sa moralidad, kundi bilang taong puspos ng biyaya ng Diyos.
dahil tayo ay nagrepent at ginawad ng Diyos sa atin yung restoration. Kaya hindi ko sinasabi dito na dapat maging perfect tayo. Of course, we should be perfect. Pero hindi natin tinatanggal yung realidad na ito yung nakakainis sa atin, sa ating buhay bilang tao, yung kasalanan. At laging naka-attach sa atin yan hanggat tayo nabubuhay. Maring mahulog tayo dyan, but yung kayang-kayang takpan yan, anumang bagay na for a time na-attach sa ating pangalan. Kaya nice kong i-challenge ang bawat isa sa atin. Repent of your own immorality and be known as a person who runs from it and clings to Christ. Sana makita, makilala na tayo na tumatakbo sa sexual immorality at lumalapit at yumayakap kay Kristo na siyang ating tanggulan. Pagsisihan mo ang kasalanan ng immoralidad at hayaan mong makilala ka bilang taong tinatakbuhan ito para kumapit kay Kristo. Hindi ko alam kung may kinakausap ako dito na may struggle sa ganitong bagay. Sana ay wala. Pero maaring kung hindi man lahat ay marami sa atin ay nag-i-struggle dito. Marahil ay iba-iba lamang ang degree. Marahil ang iba sa atin ay kahapon lang nahulog dito. Maaari ding mayroon sa atin na matagal lang tinatago ang ganitong kasalanan. Whether kailan lang yan or matagal na at naging habit na, I challenge you to repent at simulan mong takbuhan yung kasalanan na yan at umasa ka sa forgiveness ni Kristo. Gayaan mo yung ginawa ni David na nagrepent after ng kanyang kasalanan kay Bathsheba, na hiniling yung restoration ng Diyos. Restore unto me the joy of thy salvation. Gawin nating lahat yung repentance. Gayahin nating lahat yung repentance na ginawa ng Corinth at makilala tayo bilang pure bride ni Kristo, even on that background na tayo ay mga Corinthian believers. Maring hindi mo ito struggle ngayon, pero sa future ay maaring tuksohin ka dito. At gaya ng iba, sobrang tindi na magiging temptation na ito sa'yo. Mag-pray ka ngayon na maalala mo sana yung challenge na ito to flee sexual immorality at pumunta ka kay Kristo na ating tanggulan. Alam nyo, sinabi ni Pablo dito yung kaakibat na virtue dito. Alam nyo yung kaakibat na virtue? Huwag kayo maging sexually immoral, but dapat maging ano kayo? Full of thanksgiving. Yung words ninyo is full of thanksgiving. Alam niyo kung kailan yung mangyayari? Na full of thanksgiving ang bibig natin? Sa repentance lang at experience ng restoration ng Panginoon natin magagawa yung sinabi ni Pablo na kapalit ng sexual immorality na thanksgiving. Thanksgiving. Sa testimony ng forgiveness ng Diyos, lalabas yung patotoo ng pagpapasalamat. Yung nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nalampasan ko yung ganitong struggle. At doon sa mga testimony ng Thanksgiving na yon, many people na maaaring nag-struggle doon, may encourage na labanan din ang kasalanan na yan. Sa testimony ng forgiveness ng Diyos, lalabas yung patotoo na tayo ay mapagpasalamat. Alam nyo, ganyan si Augustine. He lived an immoral life. Actually, nagkaanak siya sa pagkabinata. At naging burden ng panalangin ng kanyang ina, na si Monica. Ngunit sa biyaya ng Diyos, siya'y naligtas. Pero one time sa kanyang buhay, yung dati niyang kakilala na nakarelasyon marahil na prostitute, nakita siya. And itong babae na ito, tinawag siya, Augustine, Augustine. Pero hindi niya pinapansin. Kasi inulit-ulit ng babae na, Augustine, Augustine.
It is I, don't you remember? Alam niyo, sabi ni Augustine nung siya ay humarap sa babae na yon, yes, it is you, but it is no longer I. Hindi na ako ito. It means Augustine is not the immoral person that she knew, but a person whom Jesus has given grace. Unbelievers may still look at us as immoral because they do not understand the salvation that happened to us, that the grace of God and the love of God is so vast that it can cover the multitudes of our sins. But our conscience does. Our conscience know that we are different person. SABC sees us as a forgiven person. But most of all, God looks at us as His children and heirs of His kingdom, no matter what our past is. So, as a conclusion, God's inheritance are reserved for people who worship God above illicit sexual gratification. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you sa aming message. Tulungan mo kami to apply this, to abhor this sin na dapat hindi kami makilala. Tawarin mo kami sa mga kasalanan na maaaring ma-identify sa ganito. At tulungan mo kami na tumingin kay Kristo at sa biyaya ino-offer niya. Thank you that you are a God of many chances na kaya mong takpan ng biyaya at ng dugo ni Jesucristo yung aming mga kasalanan. At nawa ay tunay na mangyari ito sa amin at bigyan mo kami ng puso na mapagmahal sa inyo. Sobrang pagmamahal that any hint of this sin ay magagawa namin na matanggal sa aming mga buhay. Malayo pang aming lalakbayin, but we know that you are near sa aming mga buhay. Salamat po. Thank you for the hope that we have in Christ. And thank you for the inheritance that are reserved for people like us. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.